Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kami sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, siya'y muli kong susuyuin. Dadalhin ko siya sa ilang. Kakausapin ng buong giliw. At tutugon naman siya, tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. At sa araw na iyon, ang itatawag mo sa akin ay aking asawa at hindi na aking baal. Ikaw ay magiging aking asawa magpakailanman, Israel. Mabubuklod tayo sa katuwiran at katarungan, sa matibay na pagmamahalan at kaawaan. Ikaw ay magiging tapat kong asawa at makikilala mo ako, ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap natin unawain. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita. Sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng inyong mga kabutihan. Aawitin nila ang kabutihan mo't iyong kabaitan. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Magsitayo na po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinurugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di, gumaling ang babae. Nang tumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya. Hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Hindi lang isa, kundi dalawang kwento ng kababalaghan ang ating narinig sa Ebanghelyo. Dalawang kababalaghan. Una, ito yung nang mapagaling ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinurugo. 12 taon. At sa pamamagitan lang ito ng paghipo kay Jesus. Kung tutuusin, sa loob ng 12 taon, walang nakapagpagaling sa babae. Marahil, madami na siyang pinuntahang doktor o manggagamot. Pero wala ni isa ang nakapagpatigil ng kanyang pagdurugo. Tanging si Jesus lang. At kay Jesus lang niya natagpuan ang kagalingan. Kababalaghan. Pangalawa, ito yung buhayin ni Jesus muli ang anak na babae ng pinuno ng mga Hudyo. Lumapit kasi ang pinuno ng mga Hudyo kay Jesus. Naglumuhod, nagmakaawa, at humiling ng kagalingan para sa anak. Sa totoo lang, kakaiba, sapagkat hindi lang humiling. Siguradong-sigurado ang pinuno ng mga Hudyo na kaya ni Jesus buhayin ang kanyang anak. Kung titignan,
hindi pangkaraniwan sa isang pinuno o mataas na uri ng tao ang lumapit sa isang katulad ni Jesus na para sa iba ay isang ordinaryong tao lang. Pinuno na ito ha, mataas na uri, Hudyo pa, ibig sabihin, hindi naniniwala kay Jesus. Pero itong pinunong ito, tiningnan si Jesus ng may pananampalataya. Para sa pinunong ito, iba ang tingin niya kay Jesus, hindi lang ordinaryo, sapagkat siya'y isang nilalang na makapagpapagaling o bubuhay sa kanyang namatay na anak. Kaya nga, kahit maglumuhod ito, sa kabila ng kanyang estado, nagawa niya ito dahil sa pananampalataya kay Jesus. Kababalaghan, ito po ang tawag sa isang bagay o pangyayari na hindi natin maipaliwanag. Pag imposible at nangyari, ang tawag natin, kababalaghan. Kapag hindi mo maisip at nangyari, kababalaghan. Pero kung babalikan natin yung dalawang kwento ng kababalaghan, hindi naman talaga ito kababalaghan. Dahil hindi ito mapaliwanag. Pwedeng mapaliwanag. At ang paliwanag, nangyari lahat ito dahil sa pananampalataya ng tao. Ito yung dahilan kung paano nangyari ang lahat dahil sa pananampalataya. Para sa mga taong walang pananampalataya, kababalaghan ang tawag dito. Yung mga tao nga na nandoon sa lamay noong babae, pinagtawanan lang si Jesus. Pero sa isang naniniwala, walang imposible kung mayroong pananampalataya. Sa naniniwala, walang imposible kung may pananampalataya. Mga kapatid, sa anumang ating pinagdadaanan sa buhay, kung isasama natin ang pananampalataya, lahat ng hindi natin maipaliwanag, pwedeng maging maliwanag. Lahat ng imposible, pwedeng maging posible. Kaya, ano man ang iyong pinagdadaanan, ikaw man ay nahihirapan, ikaw man ay namumroblema, at tila imposible, lagyan ng pananampalataya at magiging posible. Lagyan ng pananampalataya at ikaw ay maliliwanagan. Katulad ng babae na dinurugo, 12 taon ang kanyang hinintay. O pwede rin namang katulad ng pinuno ng Hudyo, isang hilingan lang ibinigay na ng Diyos. Sa atin, pwedeng matagal, pwedeng mabilis. Pero isa lang ang sigurado, kung may pananampalataya, ibibigay ito ng Diyos. Huwag kang mainip. Ang mensahe sa atin, basta lagyan ng pananampalataya ang mga tila imposible, ang mga hindi maliwanag, pwedeng maging maliwanag at pwedeng maging posible sa Diyos.
Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hindi ninais ng Diyos ang ating kamatayan. Nilikha niya tayo para sa buhay, ngunit mas pinili natin ang kamatayan sa bawat pagkakasala natin. Si Kristo, tagapagligtas, ang nagbabalik sa atin sa buhay at lumapit tayo sa Ama sa pamamagitan niya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging tandaan ng gawa ay mapagpagaling ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa mga may karamdaman sa katawan, isip at diwa. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway magpakita ng habag at kahinahunan ni Kristo sa pag-aaruga sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa kahirapan, naway lumapit kay Jesus na naging hamak para sa atin. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga pusong wasa, naway mapaghilom natin sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa at salitang nagdudulot ng kasiyahan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway masiyahan sa makinang nabukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng buhay, pakinggan mo kami. Diyos Ama, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang magliwanag sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob
ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos, at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama
pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon
para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong lahat ng may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo.